Kaya wala na hong naniniwala dito. Ilang taong ka na lang? Wala nang isang taon, di ba? Mag-i-election na next year. Kumakampanya na nga kayo. Magagawa mo pa ba to? Hindi na magagawa ito ni Digong nyo, kahit na sino. Hindi na magagawa ito. Oh, mga kaibigan, 5 taon yan, ha? Na puro ganyan ang sinasabi, ha? Hindi ko alam yan eh, ha? Yan, nagmamaang-maangan. Eh kaso na lang nila Cesar Montano, may nangyari ba? Ano tawag mo ron? Hindi ba corruption yun? Pag nanakaw yun, ha? Oh, yung sa Channel 4 na advertisement nung magkakapatid, ha? Nila Teo, Tulpo. Oh, may nangyari ba ron? Hindi nga binalik ang pere. Di ba? At ang masama dito, ang malaking pagkakaiba sa administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, sa ilalim ng kanyang administrasyon, nakapagpakulong. May nangyari, di ba? Malalaking isda ang nakasuhan sa pagnanakaw, corruption. Oh, mga kaibigan, di ba? Nakulong si Bong Revilla, nakulong si Jinggoy, si Enrile. Ano nangyari? Ano na upo sila? Laya, mga kaibigan. Pati si Gloria, lumaya eh. Oh, hindi ho ba? Mga kaibigan, tapos sasabihin nyo walang corruption. E paano, yun yung sinasabi natin kahapon, na kapag ka ang krimina eh sobra na, nasa gobyerno na yung mga magnanakaw, yung mga smuggler. Meron pa nga ako na balitaan ngayon, tatakbo eh. Mambabatas ito eh. Ha? Mambabatas oh. Hindi celebrity ito turned politician. Ha? Hindi mo iisiping ito ay malikutang kamay. Ito ano ah, literally malikutang kamay. Yung klepto, may sakit na kleptomaniac, di ba? Oh, mga kaibigan, na kwan yung kaligayahan niya eh, yung pupunta sa department store magsha-shoplip, di ba? Oh, totoo yan, di ba? Alam niyo yan kung sino yan eh, di ba? Tatakbong senador eh. Eh di lahat ng mga may depekto na sa gobyerno na, kaya yung kinukuwento ko sa inyo, napag-usapan namin dati ni Mayor Limia, sabi niya, eh darating ang araw yung mga matitinong tao, yung mga law-abiding citizen, yun na mismo magpapakulong sa sarili nila. Bakit? Eh nasa labas na yung mga kriminal eh. Yan ang mangyayari. Di ba? Oh, mga kaibigan, ang dami niyan oh. Nagkukunwari pa kayo. Di ba? Yan lamang Manila Bay na yan, tinambakan dyan eh. Oh, di ba katiwalian niyang harap-harapan? Tapos sasabihin, ano sabi? Nagahamon siya na ano raw, within 1 week, pagka daw sinabi sa kanya yan, isinumbong sa kanya, I will do something. Eh yun ngang problema ng droga, bigas, smuggling. Napatay niya ba si Bangayan? Ha? Eh di ba puro rice smuggling ang nakikinabang ngayon sa gobyerno nila? Ha? Dahil binuksan nila ang importation ng bigas, di ba? Kaya mga magsasaka natin, patay. Oh, mga kaibigan, you have said nothing all these years, but you were all praises me for me. Oh, isipin mo, yun ang gusto niya. Ha? Wala raw, sinabi itong si Fake Yao. Fake ito eh, Fake Yao. Ha? Itong mga nakaraang taon, kundi ang purihin siya. Yan. Yan ang gusto niya marinig eh. Mahilig sa cartoons ito eh. Mga kaibigan, yung mga karakter na nagsasalita pabor sa kanya, yun ang gusto niya. Kiliting-kiliti ang tumbong niya ron. Mga kaibigan, yan si Digong nyo. Ha? Oh. Then, now you say corrupt. Where we are corrupt. Where's the corruption? Yan yung sinasabi natin.
Gustong-gusto nila, kayo mo kaya mga panukala nila, yung mga pinalulutang nila, armasan natin ng publiko. Yan, lahat gusto nila yan, naghahanap sila ng damay eh. Eh, natatandaan ko, may sinabi siya nung araw eh, na, o sige, subukan nyo niya, yung, ano siya, yung kakasuhan siya, di ba? O, kundi, isama ko kayo sa impyerno. Ibig sabihin nun, magdadamay siya, di ba? Nang lahat. Oh, ngayon eh. Ang sabi niya eh, asan ang corruption? Pinararami na nga nila talaga ang corruption eh. Para maging hindi na maging bawal eh, hindi na maging magmukhang labag sa batas. Eh, 'di ba may kasabihan nga sa English eh. Ano 'yan, yung pag pinapayagan mo, ang kahulugan ha, nung kasabihan sa English, may nagsabi nito yung pantas eh, na mga leader eh. When plunder becomes a way of life, naging ano na eh, pangkaraniwa na, di ba? O mga kaibigan, kapag daw yung plunder eh, naging pangkaraniwa na, eh wala nang ano, wala nang plunder. Di ba? Oh, mga kaibigan, nakalimutan ko lang eh sa English, pero yun ang ibig sabihin. Yung bang binabaliwala na yung kaso ng pandarambong, yung pagnanakaw, pagpandarambong, dahil siguro may pagkakataong di na iniintindi ng tao dahil nagsawa na. Kasi unang-una, walang nangyayari. Yun ang ginagawa nila. Oh, bayaan mo lang, walang mangyari. Ito, isolated case nga itong sa Bureau of Immigration. Hindi mo alam kung pagkatapos ng eleksyon, palalayain din yan eh. Di ba? Kasi wala na tayong, duda na tayo eh. Sa sistema ng kasalukuyang administrasyon. Kaya nga wala na rin naniniwala sa kanila eh. Di ba? Itong mga pinagsasabi niya, napapahiya sila kasi mga kaibigan, eh, kwan ho, ha? Merong mga lukong-lukong kamukha nila, nagsasalita ngayon, di ba? Dahil meron sariling personal na agenda. Ito namang ginagawa ni Pacquiao, hindi naman ako naniniwalang ito'y para sa ikabubuti ng tao eh. At sigurado tayo, pag si Pacquiao ang naging presidente, siguro tayo, sigurado na tayo, maraming magnanakaw. Ha? Maraming magpapayaman. Oh. Kasi ang masama sa isang administrasyon, yung gumagawa ka ng pagtutularan eh. Di ba? Gagayain yan yung susunod na administrasyon. Otherwise, yung kamukha nung nangyari sa administrasyon ni Pinoy, merong naipakulong. Di ba? Wala eh. Oh, yun din ang sinasabi sa akin ni Mayor Lim para paniwalaan niya yung kampanya laban sa korupsyon. Kailangan may maipakulong siyang malaking isda. Eh pero kung wala, eh hindi magtatagumpay yan. Oh, yan ang sinasabi ni Mayor Lim sa akin, hindi lang isang beses. Ha? Oh, mga kaibigan, pag napagkukwentuhan namin yung kampanya na yan, laban daw sa korupsyon, kailangan may maipakulong ka. Sabi ni Mayor Lim. Pero kung wala, eh wala yan. Ngayon, eh totoo naman yan. Ha? Gustong-gusto niya pala yung pinupuri siya. Ha? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito ang tamang kandidato. Ha? Sa loob ng sunod-sunod na tatlong taon. Ano sabi ng Commission on Audit? Ang opisina ng Vice President na si Lenny Robredo, ha? Ang merong pinakamataas na audit rating. Mga kaibigan, ha? Yan ang ibinigay na unqualified opinion sa financial report
Ibig sabihin, masinop na paggamit sa pondo ng bayan. Masinop na pinahahalagahan ang pondo ng kanyang opisina. Yan ang ibig sabihin, no, ng Commission on Audit. Ha? Ayon sa kanila, yung unqualified opinion rating, eh, kasing kahulugan ng pinaka, ano ito, the best opinion that a government agency can receive. Isa itong malaking pagkilala sa iyo. Ha? Sa isang tanggapan ng gobyerno na binibigay ng o sinasabi ng Commission on Audit sa kanilang mga report sa pag-audit ng pera ng mga agency ng gobyerno. Oh, ito na lang, COA na lang ang hingan mo ng report simula nung umupo itong administrasyong ito. Eh, tiyak na, hindi mo mabibilang ang katiwalian, irregularities sa kanilang mga opisina. Sa sweldo pa lamang, katakot-takot na. Allowances, katakot-takot na. Ito'y sa harap, ha, ng paghihirap ng bansa natin, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Mga kaibigan, yan ang sabi ng, ano, ng COA. Ha? Ang COA niya'y nagbibigay ng rating, ha, when a government office has fairly presented, kapag ang tanggapan ng gobyerno ay nakapagpresenta, ha, ng patas na financial position and has its financial statements in order, maayos ang kanyang financial statements in accordance o alinsunod with the Philippine Public Sector Accounting Standards. May standard, eh. Lahat ng bagay may standard dyan. Oh. Ang Office of the Vice President ay tumanggap din ng unqualified opinion mula sa mga state auditors ng COA for the fiscal year 2018-2019. Itong audit na ito para sa 2020 ito, nakaraang taon ito. Kasi ngayon, 2021, di ba? Ang inilalabas ngayon, yung nakaraang taon. Oh. Ganun ang audit ng COA. In our opinion, sa opinion daw nila, the accompanying financial statements present fairly in all material respects. Oh, eh, sa lahat eh. The financial position of OBP as of December 31, 2020 and its financial performance, statement of cash flows, statement of changes in net assets equity, statement of comparison of budget and actual amounts for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies in accordance with international public sector accounting standards. Kaya nga yung mga kwan ho dito, yung mga ambassadors ng iba't ibang bansa, nagpupunta yan, kumikilala yan sa Office of the Vice President, hindi na sa Office of the President. Eh. Alis na, tapos na yung tour of duty niya. Doon nagbibigay ng kanyang respeto, ha, sa Office of the Vice President. Mga dumarating dito, mga kwano, mga nais tumulong, pupunta yan sa Office of the President. Bakit gagawin yun? May tiwala eh. Hindi nagnanakaw. Yun ang ibig sabihin. Magandang yumaga, General Eliazar! Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong nana sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas dito sa bayan ko.
na.